Actually, lumang diet naman to, pero ito yung tamang diet na tinuturo. Yan, di ba? Kalahati ng plato, gulay, di ba? Konti lang yung karne, yung kanin. Kaya tingnan natin, kaya nyo ba ganito lang isang meal o baka gutumin kayo? Mamaya, explain natin ha, paano tong healthy plate or pinggang Pinoy diet. Wala nang extra-extra dyan. Pero dapat alam natin ano ang tamang timbang, okay? Based sa height mo tsaka sa sex kung male o female. Syempre, pag mas matangkad ka, pwedeng mas mabigat, 'di ba? Mas matangkad, mas mabigat, maraming paglalagyan yung taba. Mas maliit ka, dapat mas magaan. Pag lalaki ka, mas malaki mga buto, 'di ba? So pag lalaki, malaki ang buto, mas maraming timbang kailangan. Babae, mas mababa ang timbang. Yung iba nagtatanong, Doc, paano yung edad? Kung 20 years old, 40 years old, o 60 years old? Actually, kahit anong edad, halos pareho din dapat yung timbang. Let's say, 20 years old ka, ang height mo, 5 feet. O, pag 20 years old ka, 5 feet ang height mo, babae, ayan, dito tayo sa gitna, ah, medium gitna, 100 pounds. Pag naging 60 years old ka na, height mo rin 5 feet, 100 pounds ka pa rin. Ano magbabago sa edad? Siguro sa edad lang, baka dapat mas magaan pa konti kasi wala nang muscle yung mas edad, di ba? Mas mahina na yung katawan, tsaka baka mas lumiliit na, mas pumapandak pag nagkakaedad. So baka mas magaan pa siya konti. So, bukod doon, titingnan natin na yung height, male or female, importante din, ano body size mo? Tingnan mo to, ano body size? May tao, pag pinanganak, ang laki-laki ng mga buto, di ba? So, ang tawag dyan, large frame size. Ganito ka ba, large frame? May tao, medium frame. O, karamihan ng tao, medium frame. May tao naman, small frame. Talagang pinanganak na payat. Kaya mas magaan yung kailangan niyang body weight. O, umpisa na natin. Kung kayo ay 5 feet, pwede malapit to, Kisa. Makita nila. Kung 5 feet sila, ang tangkad, medium frame, babae, 100 pounds lang dapat. Pag lumampas ka ng 10 sa 100 pounds, naging 110 ka, medium frame, ay mataba na yon. Bawat isang pulgada, isang inch, dagdag mo, 5 pounds lang. So, pag 5'1 ka, 105. Pag 5'2 ang height, hanggang 110. Pag 5'4 ang height, hanggang 120. Pag 5'6 ang height mo, matangkad ka, pang beauty queen na to, 130 pounds. Yan ang medium size yung katawan mo. Bihira lang naman sa Pilipino yung large size eh. Diba? Sa small size, meron din. Paano kung sasabihin mo, 4'10 lang ako eh. Oh, eh actually, wala nga sa listahan 4'10. Pero kung 4'10 ka, kulang ka ng 2 inches, aatras mo to, 95 pounds, 90 pounds. So, 90 pounds ang 4'10. Ang 4'11, 95 pounds. Pag lalaki naman, okay, ang lalaki, 5 feet. Oh, medyo maliit yung lalaki, hindi siya matangkad. Pag 5 feet yung lalaki, medium size, 106 pounds kailangan niya. Mas marami siya konti, paano lalaki siya, mas mabigat. Tsaka bawat inch ng lalaki, dagdag 6 pounds. Hindi siya dagdag 5, 6 eh. 106. Pag 5'1 ang lalaki, 112. Pag 5'3 ang lalaki, 124. Pag 5'6 ang lalaki, 142. Pag medium build. O, tingnan natin. Ito naman, mas matangkad na. Pag ang height ko, 5'8 eh. So, pag 5'8 ako, dapat 154 pounds ako. Ang timbang ko ngayon, 158 pounds o 159 pounds. So, pwede na, lampas lang ako ng 5 pounds. Hindi naman ako lumampas ng 10%. So, pwede na yan sa akin. Okay? Pag babae, biran mo umabot ng 5'8 eh. So, ganyan ang basis natin. Paano mo masasabi na overweight na ako? Masasabi mo overweight kung lampas ka ng 10%.
So pag palagay na ano ang 10%, let's say 5'2 ka, 5'2, 110 pounds. Ano 10%, 110, 11. So pag umabot ka ng 121, 5'2 ka lang, medyo overweight na yun, di ba? Okay, malinaw. Dito tayo sa medium kasi karamihan ng Pilipino medium size. Ito pang Asia lang to ah. Pag mga kano, iba ang sukat nila, mas malalaki sila. Ito rin, nakikita nyo. Meron din tinatawag na body mass index. Pero mas mahirapan kayo, may calculator pa to eh. Yung weight in kilos divided by height square pa eh. Height in meters, body mass index. Pero halos pareho din yon. So, pag payat, ito, underweight, ano, payat. Normal weight nila, ganito itsura. O, ganito ba itsura nyo? Ganito kayo ka-sexy. Overweight, medyo ganito na itsura. Body mass index, 25. Pero kinocompute yan. Pag obese, actually, medyo bad word yung obese eh. Diba? Parang hindi lang ito may katabaan. Obese is mataba talaga eh. Obese. Extremely obese, very mataba, yan, more than 35 body mass index. Ginagamit din yan sa medical field. Magbibigay muna tayo ng tips para sa konting Pilipino na payat na gusto tumaba. Yung super payat. Kasi marami din nagko-comment, eh payat ako, gusto ko tumaba eh. Pero kailangan patunayan natin na payat talaga kayo, na mas mababa kayo dito. Yung mga gusto tumaba, didamihan mo lang kain mo, 5 to 6 meals in a day. Kumain ka na mas maraming calories, mas maraming ice cream. Pero mas maganda, gusto mo tumaba, more protein. Diba? More gulay, more chicken, more fish, more laman para magka-muscle. Yan o, dadamihan mo lang yung kain. Hindi pwede puro kanin. Dapat may mga ulam ang mas kakainin mo. Okay? Ganun lang naman siya eh. So, mas tataba ka niyan. Healthy tips para sa lahat, para maging healthy, para pumayat, syempre, no smoking, healthy diet, ideal weight, exercise, at tulog. Isa-isahin natin. Ito, isa pa pala. Sa mga overweight na tao, saan nagtatago ang taba? Dalawang lugar pwede magtago ang taba natin. Meron nagtatago ang taba, apple o pear. Pag apple ka, sa bilbil lahat ang taba. Maliit ang dibdib, maliit ang puwet, nasa tiyan lahat. Oh, may taong apple ang pagkataba. Merong mga tao, lalo na kababaihan, pera, spare. Ang taba nila wala sa bilbil, wala sa dibdib, nasa puwet lahat, nasa puwet, balakang, hita, nandun yung taba. Sino dito ang mas healthy? Ano sa tingin nyo? Actually, pareho namang hindi ganun ka-healthy. Pero, mas healthy yung malaki yung puwet at balakang at hita. Mas gusto natin yun. Mas ayaw natin yung malaki ang bilbil. Bakit? Kasi kung yung taba mo nasa may hips lang, eh wala namang organ yung hips eh. Walang gaano yun. Diba? Ano lang yun. Actually, meron ka pang kutsyon eh. Pag natumba ka, may kutsyon ka. Malambot eh. Pero pag ang taba mo nasa bilbil, ito ang problema. Bilbil na taba, bad fat. Kasi tawag dyan, visceral fat. Ayan, oh. Yung taba mo, wala dito sa labas. Oh. Ayan, oh. Nandito sa loob. Nasa loob ang taba. Oh. Kung nakikita nyo, kulay dilaw na sa loob. So, yung taba ng bilbil, nakabalot sa bituka. Ayan, oh. Naiipit ang bituka mo. Tsaka itong visceral fat na yan, yan ang gumagawa ng mga chemical na pampataas ng insulin. Magkaka-diabetes, high blood, sakit sa puso, itong visceral fat ang masama. Yan. Mas gusto mo yung taba, nandito na lang sa puwet, sa hita. Huwag sana dyan sa tiyan. Yan yung masamang fat. So, ano mangyayari pag overweight tayo? More diabetes, more high blood, more heart attack, more stroke, more cancer, colon cancer, kung anong cancer. Sleep apnea, pag malaki ang leeg, mataba, hindi rin masama din. Osteoarthritis, syempre, bigat-bigat mo. Just imagine kung overweight ka ng 10 pounds, okay? 10 pounds overweight, so parang may karga kang silya. Kahit saan ka maglakad, meron kang backpack na 10 pounds.
Kung overweight ka 20 pounds, may backpack kang 20 pounds kahit saan ka maglakad. Sasakit ang likod, arthritis pa. So, pag healthy weight, basta pumayat ka lang ng 5 to 10, mga 5 pounds, 10 pounds. Kahit 5 pounds lang ibaba mo, pwede na. Diba? May tulong na yon. Sa exercise, maganda almost every day. 5 times in a week. Hindi naman kailangan magpapawis. Dati uso magpapawis. Pwede magpapawis, kaya lang ang init ng panahon natin, global warming, tapos air pollution pa. Marami nasisira ang kidneys pag nagpapapawis sa labas, sa init ng araw, dehydrated, sira kidneys. Eh. So kung gusto nyo mag-exercise, maglakad sa mall, o sa gym, o sa loob ng bahay, kung may treadmill, o sa gabi na lang maglakad kung malamig-lamig. 5 times a week, mga 30 minutes to 1 hour. May konting strength training, konting dumbbell kailangan din. Okay? Kahit sa senior, balance eh. Balance. Dapat nga maganda naka-rubber shoes. Mas stable. Ito na yung sinasabi kong healthy plate. Kalahati ng plato, gulay, konting prutas. 1/4 ng plato, kanin o tinapay. 1/4 lang ang protina. Ito na, papakita natin. O, kita nyo? Kaya nyo na ba to o magwawala kayo dito? Siyempre, mahilig kayo sa all you can eat. Mahilig kayo sa all meat na, di ba, na libre. O, paano yan? Ito lang requirement. 1/4 ng plate lang. Ito nga, ito medyo kulang naman to. Ito si Doc Lisa, hindi kaya dito. Magagalit siya pag ito binigay mo eh. Si Doc Lisa, yung kanin niya, mga 2 cups o 3 cups. Tapos yan, yan tig-isa. So, ganito ang tama. Hindi pwede all rice. Dapat variety. Pero ito medyo konti ito. Pwede naman dami-dami yan. Doble-doble. Ito, hinalo-halo eh. Pero ganun din yan eh. 1/4 ang kanin. Gulay, almost 1/2. Diba? Isda, mga 1/4. Healthy plate pa rin yan. Iwas soft drinks, iwas sa matatamis. Tulog, napakahalaga, di ba? So, pag kulang sa tulog, mas kain din ang kain. Ayan, no? Pwede rin to, 1/4, ito, 2 panang manok, oh. May gulay, tinola, napakasarap. Yung mangga, oh, 1 piece lang siya. Yung kanin, 1 cup lang, oh. O, walang only rice. Huwag mag-oversize, dyan lang kainin mo, 3 times a day. Lagyan mo pa ng merienda. Anong merienda? Saging, prutas. Okay? So, yan ang nakikita natin. Kaya nyo na ba? Ito, medyo marami itong breakfast na to. Eh. Parang tocino. Tocino, hindi ganun ka-healthy. Anyway, parang adobo to. Ayan, oh. Sarap ng kain niya, oh. Akamatis, oh. Gusto natin yan. Breakfast, busog ka. Oh, Doc Lisa. Lunch, busog ka, oh. 1/2, oh. 1/4. Dinner, gugutumin ka dito. Kulang yan. Hindi ka... Ito pwede yung pandagdagan siguro isang panang manok. May dagdag tayo konti. Okay, so sana po nakatulong to. Don't smoke, healthy diet. Alam nyo na yung tamang timbang. Sana po nakatulong to para maging healthy kayo. God bless.